Praise God. Tayo po ay unang-una nais kong bumati ng magandang maaga sa Panginoon at magandang maaga sa inyong mga kapatid na natili tayo nakatayo at humingi muna tayo ng paggabay sa Panginoon. Praise God. Hallelujah. Father God, muli ako po ay papasalamat Lord God na mabigyan muli ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo Lord God. Tulungan mo ako sapagkat wala pa akong alam. Kayo po ang mangusap, gamitin mo akong daluyan ng iyong banal na salita, Lord God. At nawa ang salita mo, Lord, ang siyang makita at hindi ang ako po na nakatayo sa likod ng pulpitong ito, Lord God. Sa mga naka-hook up sa internet, kayo rin po ang magbigay unawa, Lord God. Ano man ang kanilang napapakinggan dito, nawa hindi po ang mga salita ng tao ang kanilang maunawa, matanggap, bagkus kundi ang salita mo, Lord God. Sapagkat ang salita mo, sabi ng iyong bugtong nanak, ay mga salita ng buhay. Hallelujah. Ang aming mahal na kapatid, Lord God, alam namin na wala man siya dito, subalit alam namin na kaisa namin siya sa espiritu na nagpupuri at nakikipag-aralan at sumasamba sa iyo, Lord God. Ingatan niyo po siya sa lugar na kanyang kinalalagyan. Alam namin na may danger, Lord God, subalit liban na kayo po ang mag-ingat ay wala po kami magagawa. Sapagkat sabi nga ni Haring David, libo-libo man ang mabuwal sa kanyang kanan at 10,000 ang mabuwal sa kanyang kaliwa ay hindi po lalapit ang kasamaan. Sapagkat nandyan po kayo na nag-iingat. Hallelujah. Salamat po, Lord God, maging sa aming mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Hindi man kami nakakasama nila, hindi man namin sila nakikita araw-araw, oras-oras. Subalit kayo po ang nakatungay sa kanila. Kayo po ang mag-ingat at mag-abay sa kanila. At bakuran niyo po sila ng iyong mapagpalang kamay na ang kasamaan ay huwag din lumapit sa kanila, Lord God. At sawayin mo ang mga mananakmal. Thank you, Lord God. Hallelujah. Patuloy na binabalik namin sa iyo ang kapurihan, karangalan at kadakilaan sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Bago tayo po mga kapatid, basahin muna natin ang Corinthians. Bali, lagi na natin ito nababasa. Balit siguro, alam niyo naman ang mga exhortation, ito ay warning, paalala. Inspirasyon o ano pa man ang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Romans 6 verse 12. First Corinthians 6. 6 verse 12. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang mga pagkain ay sa tiyan, at ang tiyan ay sa mga pagkain, ngunit kapwa iwawasak ng Diyos yaon at ang mga ito. Yung tiyan daw at sa tiyan. Ang pagkain daw at ang tiyan, sabi ni Paul. Datapwat ang katawan ay hindi sa pakikiapid, kundi sa Panginoon, at ang Panginoon ay sa katawan. Tandaan natin, sabi niya, don't you know that you are the temple of God? At muling binuhay ng Diyos ang Panginoon, at muling bubuhay naman tayo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko nga baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko ang mga sangkap ng isang patutot, ng isang prostitute, huwag na huwag mangyari. Hindi ba ganin nyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ngunit ang makikisama sa Panginoon ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid
ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Hindi ba ganin yung nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na sa inyo na tumanggap na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili sapagkat kayo'y binili niya. Sapagkat kayo binili sa halaga. Lulhatiin nga ninyo ang inyong ng inyong katawan ang Diyos. Praise God. Salamat sa Panginoon. Ang Diyos ang magpala ng kanyang salita at pwede na tayong makaupo mga kapatid. Praise God. Itong mga pangungusap na ito ni Apostol Pablo, sabi niya, bakit nagkaroon ako ng katanungan, bakit nagkaroon ng pangungusap si Paul sa ganitong mga pananalita? Tanda natin si Paul, siya ang pinakamaraming sinulat sa New Testament. Nagawa niya ito kasi nung time, mga panahon na yun, siya ay nakakulong. Nagawa niya doon magsulat sa kulungan. At kung ating babalikan dito sa unang mga verses, ito yung sinabi ni Paul. Sabi niya sa 5, sa kasulukuyay na babalita na sa inyo'y may pakikiapid at ang ganyang pakikiapid ay wala kahit sa mga hintil na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama. Sabi niya, siguro na doon siya sa kulungan, sabi niya, bakit nakarating sa akin ang mga balibalitang ganito na mayroon daw isa sa inyo na inasawa niya ang asawa ng kanyang tatay? Ibig sabihin, baka nanay niya. Na hindi ko nga ito nababalitaan sa mga hintil. Sino ang tinutukoy niya doon? Mga Hudyo. Sa mga hintil nga, sabi niya, hindi ko nabalitaan ito. Sa inyo, nababalitaan ko ito. Tapos sa mga sunod na talata, sabi niya, hindi, ano ba na nangyari sa inyo? Na-pop up na ba kayo? Hindi niyo sinaway o hindi niyo man lang inalis sa inyong hanay ang mga ganito? Kasi nahihiya si Paul. Kaya nga doon sa pananalita kanya, doon sa binasa natin kanina, iwasan ang pagkikiapid. Kaya sabi niya doon sa mga huling talata sa binasa natin doon sa 6, sabi niya, sapagkat kayo ay binili sa halaga. You are bought with a price. At alam nyo naman siguro din mga kapatid kung gaano kahalaga ang pagkakabili sa atin. Sabi nga, sa isang natural, pagka ang isang tao gumawa sa iyo ng pagkakamali o naagrabyado ka, ano ba ang reaksyon ng tao? Tandaan mo, magbabayad ka ng mahal. Di ba? Halimbawa, pinagnakawang ka o namulistya ka, tandaan mo ito, sasabihin sa iyo ng ang damdamin ng tao, tandaan mo, magbabayad ka ng mahal nito. At tandaan, tinan mo noong nagkamali si Eva at saka si Adan, gaano kamahal ang ibinayad ng Diyos sa pagtubos na yun. So, balikan natin ang mga kwento sa Old Testament. Sa Book of Hosea, sino ba si Hosea?
Si Hosea, sabi niya dito sa chapter 1, "The word of the Lord that came unto Hosea, the son of Beeri, in the days of Hosea, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joas, king of Israel." Sa mga nabasa ko dito, sa mga sa history, si Hosea, siya ay nag-prophecy sa 5 hari. Sa Juda, 4. At isa sa Israel, si Jeroboam. At ito daw siya ay nag-prophecy ng 55 years. 55 years. At sa mga kwento sa kanya dito sa mga unang talata, ano bang inuto sa kanya? Sabi ng Diyos sa kanya, mag-asawa siya ng, maghanap siya ng mapapangasawa na isang harlot. Parang pag-isip-isipin natin, hindi kaya nagkaroon ng reaction doon si Hosea? Panginoon, pambihira naman, sa dinami-dami naman ng babae, bakit harlot pa ang pahanap mo sa akin? Ikaw ba, sa natural na lang pag-iisip, papayag ka? May mamimili nga sa iyo, tapos ang ibibigay pa sa iyo, harlot. Kumbaga, nalaspag na. Sorry sa mga kababayan, pero alam ko, hindi naman, I'm talking about that woman na sinasabi ng kasulatan. Kasi alam, huwag mong isipin, ang isang harlot, malinis pa yan. Ang sabi sa kanya ng Diyos, humanap ka ng isang babaeng harlot. At yun ang iyong asawahin. Bakit kaya? Anong dahilan? Bakit yun ang gusto niyang ipa-asawa kay Hosea? At doon sa kanyang paghahanap, nahanap niya si Gomer. At nagkaroon sila ng anak. Ang panganay niya, lalaki, si Jezreel. Tapos yung pangalawa niya, si Ruhama ba? Tapos yung pangatlo, si Loami. At itong mga anak na ito, ito ay may simbolo kung paano ang Diyos huhusgahan ang Israel sa kanilang kasalanan. At pag-ikot sa kwento, alam mo ang ginawa ng asawa ni Hosea? Pagdating dito sa 2 up to 3, si Gomer, alam mo ang ginawa niya? Sumama sa ibang lalaki. At iniwanan si Hosea. Sabi nga nung nabasa kong pagpapaliwanag na nag-explain, sabi niya, napakalaking kahihiyan ang tiniis ni Hosea. Kasi isipin mo, kahit na nga lang sa atin, pagka ang isang asawa, iniwanan ka at sumama sa ibang lalaki, di ba usap-usapan ka ng mga kapitbahay? Hindi lang kapitbahay, kabilang baryo pa. Ay, si ano, iniwanan daw ni ganito, sumama kay ganyan-ganyan. At tiniis ni Hosea yun, ha? Ang masakla pa, pagkatapos na siya layasan ni Gomer, anong sabi sa kanya ng Diyos? Hanapin mong asawa mo at bibilhin niya pa, babayaran niya pa.
papayag ka ba? Ikaw na nga kumbaga na agrabyado ka na. Sobra-sobra pang kahihiyan ang inabot mo. Tapos, itong babaeng ito, ang utos sa'yo ng Diyos, kunin mo uli siya. At alam mo, ang pera lang ni Hosea. Sabi nga, kung isipin mo, kung may pera ka, bakit magdadagdag ka pa ng barley? Kasi ang pagkakabili sa kanya doon sa 3, sabi niya, binili niya ng 15 shekel at saka 1.5 barley. Ibig sabihin, yun lang ang pera niya. Naalala ko nga nung mga panahon ng 70s na nagkaroon sa mga ating mga nakakatandang mga kapatid na inabot nila yung mga panahon na yun. Kung natatandaan ninyo, nagkaroon ng drought. At ngayon, mga kapatid, nakikita natin sa Mindanao, mayroon drought. Yung mga ibang lugar doon, nag-declare na sila ng state of calamity sapagkat wala nang maharvest yung mga pananim na matay, yung mga lupa, bitak-bitak na nangyari din nung panahon ng 70s. Alam nyo, palibhasa, yung aking nanay, masipag, meron nagtatanim sila sa bundok, hindi kami nagugutom. Kasi kahit papano, meron kaming makakain, meron silang mga tanim na kamuti, kamuting kahoy, may saging. So yung mga tao dun sa baba, sa baryo, na walang inaasahan, wala naman sila pananim, ang inaasahan nila dagat, ang ginagawa nila, ano na lang, nagbabarter. Yung bang palit. Yung isda nila, palit sa aming kamuti, kasi hindi mo naman pwede kainin lang yung puro isda. O, kailangan mo rin mayroon ano doon, pamaris. So kami naman, wala naman kami isda sa bundok. So yun ang ginagawa. Si Hosea, ganun din ang ginawa niya. Dahil kulang siya sa pera, pambili kay Gomer, meron lang siya 15 shekel. So nagdagdag siya doon sa naging ano niya, lover niya, ng barley, 1.5 barley na takal. At pagkakuha sa kanya, sabi sa kanya ni Hosea, sabi niya, mag-stay ka na sa akin, huwag ka nang umalis, huwag ka nang lumayo. Parang yung nangyari din sa Israel, tanda natin. Kasi actually, alam niyo kung bakit inutos ito sa kanya ng Diyos? Kasi sabi ko nga kanina, sa dinami-dami naman ng mga kababaihan, bakit pa yung prostitute ang ipa-aasawa ng Diyos sa kanya? Sapagkat gusto ng Diyos na maramdaman ni Hosea yung nararamdaman niya nung nangalo niya ang Israel sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit ganun ang ginawa ni Hosea. At tayo rin naman, ano ba tayo? Di ba tayo mga harlot din? Wala nga tayo Diyos eh. Sabi sa Biblia, ang mga hintil, walang Diyos. Hindi natin nakikilala ang Diyos. Kaya nakakagalak lang kahapon sa ating mga pag-aaral na napunta sa atin ang biyaya dahil sa pagtanggi nila nung sinugo sa kanila ang Misaya. Kaya napunta sa atin yung grace. At salamat sa Panginoon. Ganun ang ginawa ng Diyos kay Hosea para maramdaman daw ni Hosea yung damdamin ng Diyos sa Israel nung ito ay nangalo niya at iwanan siya. Sabi nga nung si Gomer mabili na niya uli. Ano daw ito sabi ng mga pag-aaral, ito daw ay in-isolate ni Hosea. In-isolate na niya, sabi niya, mag-stick ka na sa akin, huwag ka nang lumayo. In-isolate na niya ito. Para din ginawa ng Diyos sa Israel.
ang ginawa niya noong ito ay in-isolate niya noong sila ay mabihag sa Babylon. Tingnan mo, nung nandun sila sa Babylon, pagka na-isolate ka, wala, hindi ka malaya eh. Hindi na sila nagsasamba sa mga Diyos-Diyosan. Wala na sila dun eh. Isolated na sila doon. Yung mga pinagagawa nila nung malaya sila sa Israel, hindi na nila magawa doon. Para, yun din ang ginawa daw kay Gomer ni Hosea. So, praise God. Nakakagalak yung mga type ng scripture kung paano hindi maipadama ng Diyos yung damdamin niya sa Israel, kaya kumuha siya ng propeta kung paano ipaliwanag sa kanila yung damdamin ng Diyos laban sa kanila dahil sa kanilang pangangalunya. Praise God. Noong sabi niya, we all have sense of justice when we are wrong. When someone we care about is wrong, if someone intentionally, maliciously, without any provocation, lies about you or steals from you or pushes you harshly or strikes your child, there is something in you that you want justice. And one of the most common ways we express that feeling is you will, sabi niya, you will pay for this. Kaya lang, sabi ng Panginoon, wag, yung kanina sinasabi ng ating kapatid, huwag niyong gantihan ng ang masama ng masama. Naalala ko nung sabi ni Brother Perdi, hindi niya magawang magalit. Siguro nga iba-iba tayo ng damdamin. Ako kasi nung panahon na yun na parang ang pakiramdam ko ay naagrabyado ako. Ay, ang amo ko, sinagot-sagot ko rin. Kasi para bang sabi ko nga sa kanya, ikaw nga, pareho lang naman tayo namamasukan. Namamasukan ka sa gobyerno ninyo. Ako namamasukan sa iyo. Ako, hindi mo nga ako binigyan ng diop. Ikaw may diop ka sa isang linggo, dalawang araw. Ako wala. Tapos sasabihin mo sa akin yung kinita ko ngayong maghapon. Ito lang, pagod ka na. Sabi ko, bakit hindi naman ako, hindi naman ako makina, hindi naman ako robot. Tao ako, napapagod. Hinamon ko na nga ng uwian. Sabi ko sa amo ko, kung ayaw mo na sa akin, di pauwiin mo ako, wag mo lang ako pauwiin sa India. Sabi ko, pag pauwiin mo ako sa Pilipinas, okay. Pero simula noon nagkaroon kami ng pangangatwiran sa isa't isa, na-realize niya na nakita niya rin yung katwiran ko. Siyempre, hindi naman natin inaalis na amo pa rin yun eh. Kailangan pa rin natin sumunod. Kaya nga naalala ko nung sinabi ni Brother Ferdy na sabi niya, hindi niya magawa, bakit hindi niya magawa magalit? Inalis na sa kanya ng Diyos yung ganung galit ng puot. Na-realize ko yung mga kapatid, yung si Brother Branham nung nangangaral. Tapos yung mayroon dalawa na nagsasayaw ng mahalay. Anong sabi sa kanya ng Diyos? Ay, anong sabi ni Brother Branham sa kanya? Sabi niya, forgive them, Lord, forgive them, for they don't know what they are doing. Nawala sa kanya yung galit.
Pero sabi sa kanya ng Espiritu, sabihin mo yung ano, mangyayari yun. Pero anando sa puso niya, sabi niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Praise God, salamat sa iyo, Brad, na inalis sa iyo yung sabi mo nga kanina. Nung araw nung hindi ka pa mananampalataya, eh, pag naagrabyado ka talagang gaganti at gaganti ka. Hindi po pwede, hindi ano. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, sabi niya, nasa akin ang paghihiganti. Huwag kayo gumanti. Huwag niyong gantihan ng masama. So, praise God, hallelujah. Sa sa mensahe dito ng propeta, i-quote ko lang mga sinabi niya. Sabi niya, you haven't got no right. You are bought with a price. That was the price of the precious blood of the Son of God. You have no legal rights. Hallelujah. The only right you have is come to the fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's vein, when sinners plunge beneath the flood, lost all their guilty stain. Yes, sir. That's the only right you have, is surrendered self-will to God, and then God does the leading from then on. Dahil binili tayo sa precious blood of the Lamb, sabi niya, wala kang karapatan, wala kang legal rights sa sarili mo, kundi ang sundin ang kalooban ng Diyos. And surrender, kailangan i-surrender. Naalala ko yung ating pag-aaralan kagabi, yung sinabi nung sa Book of Luke ba yun, na sabi niya, carry your cross and follow me. At ang sino man, sabi niya, ang nag-iingat sa buhay na ito ay mawawalan, at ang sino man ang mawawalan ng buhay na ito, sabi niya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kailangan, kagabi ang sabi nga, kailangan natin i-deny ang ating sarili na pagiging hintil. Kung paano ang Hudyo ay kailangan nila i-deny ang pagiging Diyo nila, at sundin kung paano ganun din dapat tayo, i-deny natin yung ating sarili. Yung palang ibig niyang sabihin, sabi ko, ano bang i-deny natin dito? Pag nababasa lang kasi natin, at minsan akala natin ganun-ganun lang, pala mayroon ibig pakahulugan ang Panginoon doon. So, praise God, salamat sa Panginoon. Meron nga rin akong nabasa na kinikinto ng propeta, na meron siya na-meet daw doon na isang saint sa Africa. Sabi niya, itong nagkikinto yung saints na yun, sabi niya dito sa kwento niya, sabi niya, on my road up the hill, sabi niya, I was walking, and all at once, I become conscious that somebody was following me. Sabi niya, meron sumusunod daw sa kanya. The conscious siya, sabi niya, meron sumusunod dun sa huli. And he said, I thought, and I wait just a little bit for ever who it was to catch up. And I talked to them a little while as we went up the road. Kasi pupunta siya sa church, sa taas. Yung church kasi na doon sa tuktok, parang burol. Sabi niya, as I walk up the hill, I said, I come up, a man come up the hill and said, he had a bundle on his back that was way bigger than the man. Sabi niya, meron daw ito pasampasan sa kanyang balikat na mas malaki pa doon sa tao. Tapos, ang ginawa niya, sabi niya dito, he was just unpanting and blowing and making just little short steps, trying to get up. And I said, fellow, can I help you pack this load up the hill? Sabi niya, yung lakad daw niya, pa isa-isa, paakyat,
kasi mabigat nga yung kanyang daladala sa kanyang balikat. Sabi niya, pwede ba kita tulungan sa daladala mo? Sabi niya, no. I got to pack it. I look at his hand. Sabi niya, I know. Then it was a vision. Mayroon daw sugat sa kamay. I know daw, sabi niya, it was a vision. He had scars in his hand. Tapos, sabi niya, I fell down and I said, Lord, are you packing the sins of the world in that sack? He said, no. I'm just packing yours. Just getting you up the hill. Just so you can get up. Sabi niya, yung bang daladala mo, sabi niya, kasalanan ng sanlibutan na nandiyan sa balikat mo. Hindi, sabi niya, sa'yo ito. Akalain mo, mas malaki pa sa tao, yung kanyang buhat-buhat. Alam mo mga kapatid, naranasan ko kasi tumira kami sa, mayroon ng taniman ang mga magulang ko sa bundok. Hindi ka pwede tumulong doon sa may buhat-buhat, paakyat. Ang hirap kaya, paano mo tutulungan yun? Pareho kayong paakyat na ganun. Hindi, kasi naranasan ko, ang hirap. Yun ngang pababa, kasi pa ganun eh, ang daan eh. Yun ngang pababa, mahirap kayo magtulong kasi, kaya alam ko, kasi may, ang nanay ko pagka inuutosan kami, sabi niya, oh may saging doon, tibain ninyo yung isang buwig, bayawan nyo na lang pababa. Ay, mahirap. Kasi meron kayong yung tulos, nakawayan, o ipil-ipil na mahaba, yun ang babayawan ninyo. Ang hirap ninyo maglakad sa patagilid na daan na ganun, bato-bato pa. Hindi kaya. Kaya ito, yung sinasabi niya, hindi, wag, ako lang. Hindi mo kayang tulungan yung may buhat-buhat na isa. Kailangan single lang. Hindi kayo pwedeng mag-atang sa isang mabigat na bagay. So, ganun din itong sinasabi niya dito. Sabi niya, itong daladala ko, hindi ito kasalanan ng salibutan. Kasalanan mo ito. Gusto kita makaakyat doon sa taas. Ganun din tayo mga kapatid. Salamat dahil binili tayo sa halaga yung kasalanan natin na dapat magbuhat. Kinuha na ng Panginoon. Yung punishment na dapat natin tanggapin. Ang bugtong niyang anak, ang gaano kamahal yon, ang pagkakabili na yon. Kaya nga sabi ni Paul, doon sa ating kanina binasa, iwasan yung pangangalunya. Kasi sabi niya, ang katawan daw natin ito, sabi niya, yung tiyan para sa pagkain, yung pagkain sa tiyan, pero sabi niya, wawasakin niya ng Diyos. Itong katawan, sabi niya, templo niya ito. Kaya huwag niyong dungisan. So, praise God. Salamat sa Panginoon. Doon lang tayo dinala mga kapatid. Ngayon, maging aware tayo mga kapatid. Itong lagi natin tatandaan, binili tayo sa halaga. At yung halaga na yun, hindi basta-basta. Hindi kayang tumbasan ng salapi. Kahit si Bill Gates ka pa, kahit yung sino pa mang mayaman sa mundong ito, hindi niya kaya yung ginawa sa atin. Wala man lang sa gakuko yung pinambayad sa atin ng Panginoon, kasi royal blood yun eh. Sino ang tao mayroon ganung kalinis na dugo na pambili sa atin? Walang ganun. Siya lang ang may taglay noon. So praise God, salamat sa Panginoon, at doon na tayo dinala mga kapatid. Praise God, salamat sa Panginoon. Praise God. Hallelujah.